is rabbit tips na naman tayo. Dito tayo sa rabbitan. Ang topic natin ngayon is bakit kailangan ng rabbit na purgahin. Pero bago yan, paki-subscribe, like, and share ang video. Pa-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa video kong i-upload. Gano'n ba kahalaga ang pagpupurga sa ating mga rabbit? Malaking tulong ito kasi niiwasan ang pagkabansot ng ating mga rabbit. Bumibilis sila sa paglaki kasi ang nakakain nilang mga feeds, mga porridge na pinapakain natin, is ang nutrients na kinakain nila is na pupunta talaga para i-build yung katawan nila para mabilis silang lumaki. Kaya ayan ang kahalagahan pag napupurga natin yung mga rabbit natin. Saan naman nila nakukuha yung mga bulate? Eh nasa cage naman sila. Bakit sila nagkakaroon ng bulate? Isa yung pwedeng pagsimulan is yung mga feeds na kinakain nila. Kasi may mga feeds na nai-stuck or nagkakaroon ng molds na pwedeng pagsimulan ng mga bulate. Ang pangalawa is yung kinakain nilang mga porridge. Ang mga dahon na pinapakain natin doon. Kaya advisable talaga pag kukuha tayo ng mga porridge or mga ipapakain natin sa kanilang mga dahon is kailangan naka araw na yung yung nakasikat na yung araw para yung mga bacteria or yung mga sa mga dahon is mamamatay na dahil sa sikat ng araw. Yun yung pagkahalagahan pag yung mangunguha tayo ng mga porridge. Kailangan na arawan na siya, natuyo na yung mga tubig sa dahon para na disinfect na yung yung dahon na ipapakain natin. Tapos kailangan din natin hugasan. Pagkatapos natin kuhain, patuyuin, saka natin ipakain sa kanila. Doon ang pinagmumulan ng mga bulate na kailangan nating tanggalin sa kanila para mapigilan yung pagkabansot ng ating mga rabbit. Ano ba yung ginagamit ko or na pamurga? Ang ginagamit kong pamurga sa kanila is ito albendazole para sa sa mga ruminants na mga hayop tulad ng kambing, baka, kalabaw. Pwede rin sila sa mga manok. Ang direction nito kung paano gamitin is pwedeng isama sa pagkain. Liquid kasi siya, pwedeng isama sa pagkain, ihalo. Pwede rin namang isama sa tubig, sa painom nila. Pero ako, ang bibigay ko sa kanila, administer nito is nilalagay ko sa syringe. Tapos one by one ko sa kanilang inaano. Kasi pag hinahalo ko sa tubig nila is hindi nila nauubos, tapos napapanis lang. Baka pwede pa silang magkasakit pag napanis. Tapos yun, kailangan natin gawin sa kanila every 2 months para ma-sure natin na wala sa kanilang mga bulate na makakapag pahinto or makakapag pabagal ng paglaki nila. Kaya sa ating mga nagra-rabbit is kailangan natin na magkaroon yan ng
gamot na yan para sa ating mga rabbit. Kaya magtataka kayo yung iba, bakit sir yung rabbit ko is hindi malaki katulad ng sayo. Eh yung sa akin galing naman sayo. Sabi ko, nakadepende yan kung ano yung ginagamit mong feeds, kung paano ka magpalaki, kung paano pinalaki yung rabbit, tapos kailangan talaga magpurga. Yun yung advantage pag nagpupurga ka ng rabbit. Yun lang sa ngayon. Salamat sa panonood, na sa pag-share sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko sa pagpapalaki ko sa mga rabbit ko. Salamat sa panonood at suporta nyo.